guys, morning. Hapon ng dati, alis po tayo. Tayo'y mamimili ulit. Ay, wala na tayong stock. Malamig eh. Malamig pa ngayon dito. Kahit tanghali na, nakikita niya, di ba? Liwanag na siya, pero malamig pa rin. Yeah, kita nyo. Kajakit pa ako. Sakahan nyo ulit ako. Sa mga friends natin dyan, sa Pilipinas, subscribes naman kayo dyan, mga friend. Subscribes naman kayo sa channel natin, Munting Alipin. Shoutout sa mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas. Hindi ko kayo mapangalanan eh. Sobrang dami nyo. Ang dami kayo eh. Pero alam nyo na yung mga sarili nyo dyan. Ito ulit. Andito tayo ngayon sa loob ng sasakyan. At tayo'y papasyal uli ng Munto. At meron tayong kukuning parcel doon. Magagamit natin mamaya. Pag nag live tayo mamaya. Start lang muna natin sa sakyan. Maya-maya lang para ano. Condition lang natin yung sasakyan bago tayo umalis. Kasi medyo malayo-layo rin po yung lalakarin natin. I think 13 kilometers. Shout out mga friends natin dito sa Australia. Benji Marcelino, happy birthday. Kita-kits na lang mamaya sa Munto. Sa mga pupunta mamaya, kay April, kay Junel. Junel, kasama ko yan sa bahay. Ewan ko lang kung sasama si Wilson. Tatlo kasi kami dito sa bahay. Yung pinakita ko sa inyo na bahay namin. Tatlo kasi kami dito. Tatlo kami mga Pinoy. Kasi yung mga kasama namin dating puti, yung mga backpackers, tapos na sila. Finish contract na sila. Kaya lumipat na sila ng ibang lugar dito sa Australia. Kaya tatlo na lang kami naiwan dito ngayon. Siyempre. Mga mamaya, kay Michael Daños at sa kanyang family. See you soon. Kita-kits na lang mamaya sa Munto para sa birthday ni Benji Marcelino. Shout out kay Benji. Bro, happy birthday ulit. Ano bang pakain dyan? Makikipods na naman tayo. Kaya lang, hindi tayo masyadong ano sa pagkain eh. Mahina tayo sa kainan. Maliit kasi ang bodega. Tikim lang. Importante doon yung presence natin sa birthday ng isa nating kaibigan. Diba? Hindi naman importante yung kainan dyan eh. Kasi dito sa Queensland, dito sa Australia, alam mo kami mga OFW. Hindi naman importante yung kainan. Ang mahalaga sa amin yung nagkakasama-sama kami pagka may happenings yan, kainan, konting salo-salo. Tapos ang importante doon yung bonding, di ba?
yung banding nagpapatibay sa amin mga OFW dito, para pinanghuhugutan din namin ng lakas ng loob. Kasi alam naman natin sa mga kapwa kong OFW, alam naman natin na mahirap maging OFW. Ang tingin nila, wow, sarap ng buhay, nasa Australia, wow, ganito. Pero hindi nyo lang alam yung hirap namin dito sa abroad. Oo, sa pera, pera na kong pera. Malaking na kong malaking sahod. Pero yung nararamdaman namin mga OFW, lalo na sa aming mga pamilya, napakahirap. Nasakripisyo ka, hindi mo makakasama yung asawa mo, yung mga anak mo, hindi mo sila nakakasama pagdating ng kanilang mga birthday, di ba? Napakahirap sa isang magulang yun na magse-celebrate ang anak nila na wala sila sa piling ng kanilang mga anak. Kaya kami dito, hanggat maaari, kung pwede lang nga, araw-araw sana may banding-banding kami. Pero bibihira lang kasi ganitong mga happenings, kaya dapat maten ka para naman makasalamuha mo rin yung ibang mga Pilipino dito na gaya ko, bago rin, di ba? Mga mas bago pa sa akin, siyempre kailangan din nila ng suporta. Suportahan din natin yung mga bagong dating dito. Siyempre wala, di pa sila masyadong pamilyar sa patakaran dito, sa bansang to, mga kalakaran, di ba? Kumbaga, kailangan natin silang alalayan. Eh, lahat naman tayo dumaan dun eh. Ako nga, aminin ko, dumaan din ako, siyempre. Kaya, pasalamat din ako sa mga kaibigan natin dito sa Australia, sa mga umalalay sa akin nung bago pa lang din ako. Mga hindi ko pa alam yung mga lugar na pinupuntahan, di ba? Sa pagdadrive, medyo talagang kabadong-kabado pa. Kasi iba po yung rules nila dito sa kalsada. Hindi po gaya sa Pilipinas na talagang kahit sumingit ka lang hanggat may butas, pasok. Pero dito, hindi obra yun. Kasi mahigpit ang batas nila dito. Pera-pera po dito. Kapag nahuli ka nila, nag-violation, sigurado yan. May fines yan. At paulit-ulit mong ginagawa. Posible. Tatanggalan ka lang nila ng karapatan na mag-drive. Kaya, maingat ang pagdadrive dito. Hindi gaya dyan sa Pilipinas na kung gusto mong sumingit, sisingit ka. Ganun. Dito po kasi, napakahirap. Kaya kailangan sumunod ka. Sumunod ka sa batas dito. Kung ayaw mo, mapauwi, di ba? Kasi napakalaki ng sakripisyo na ginawa natin para makapunta lang dito. Marami tayong effort, mga talagang panahon, lalo-lalo na pagdating sa pera. Napakalaki po nung ginastos natin, makarating lang po sa bansang ito. Kaya ngayon, salamat tayo sa Diyos. Makarating po tayo dito ng maayos, kabila ng ating mga sakripisyo na nasa Pilipinas pa tayo. Kaya ingatan natin yun. Bibihira lang pong ang nakakapunta rito sa bansang ito, sa Australia. Napakahirap. Kaya awat tulong po ng Diyos, nandito na po tayo. Kaya gagawin po natin na lahat ng ikabubuti natin. Huwag po tayong susuway sa batas dito. Sa trabaho, trabaho lang. Pagbutihin ang trabaho para siyempre ma-impress naman yung mga amo natin, di ba? Kasi yung sahod, malaki na kung malaki. Pero kailangan mo magtrabaho ng maayos. Kasi kaya ka nga pumunta rito, di ba? Para magtrabaho. Para masuportahan mo yung pamilya mo sa Pilipinas. At siyempre, matulungan din yung mga kaibigan, mga kamag-anak natin na naghihikaos din sa buhay. Ngayon, awat tulong ng Diyos, lapit na po tayo mag isang taon pa lang po dito kasi bago lang din po ako dito. Kaya nagbabayad pa tayo ng utang. Okay, mag-alala sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan, mga kamag-anak, huwag po kayo mag-alala.
makaluwag-luwag lang po ako dito. Hindi naman po kasi alam yung nasa isip ko. Kaya, hintay-hintay lang po tayo. Okay. Ano pa ba? So, ngayon, pupunta po tayo sa Monto. At, mamimili po tayo ng grocery ulit. Kasi, wala na tayong stock. Ganito po kasi kami dito. Every RDO namin, o rest day off, syempre, pahinga kami dito. Tatlong araw kasi ang pahinga namin dito sa loob ng tatlong araw ang day off namin sa loob ng dalawang linggo. Ibig sabihin, sa loob ng isang buwan, may anim na araw po kami. Kaya, syempre, nauubusan din kami ng budget. Good for 2 weeks, kaya, yun. Papahinga kami sa loob ng tatlong araw. Relax, relax. Enjoy your life. Pasyal ka kung saan mo gustong pumunta, pero ingat pa rin siyempre. Alam naman natin na may lumalaganap ngayon na sakit, di ba? Ingat pa rin. Sabi nga eh, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mag-iingat ka para sa sarili mo. Hindi yung dahilan, hindi mo pwedeng sabihin na oras mo na. Hindi yun. Kasi pag ganun ang nasa isipan mo, ganun ang paniniwala mo, parang tinutokso mo ang Diyos nun. Alam mo na nga iniingatan ka niya, tapos ikaw naman nagwawalang bahala ka naman sa sarili mo. Parang panunokso sa Diyos yun. Kaya dapat, kung iniingatan ka niya, ingatan mo rin sarili mo. Diba? Ganun po yun. Ano pa ba? Yun nga po, gaya na sinabi ko kanina, pagka day off namin, ang ginagawa namin yun, namimili na lang kami ng aming mga grocery. Tapos, hindi, ipahinga na lang namin yung sarili namin sa aming sa bahay. Yan, marami naman libangan. Pwede ka na, may mga gadgets naman. Kain, yan lang po. Tapos, kung gusto mong mamasyal, yan, ganyan, pag may happenings ang mga kaibigan natin dito, ni-invite naman po tayo, awal ng Diyos. Kailangan, atin tayo para updated tayo sa mga kaibigan natin dito, di ba? Kasi kailangan din nila ng gagabay din sa kanila. Kumbaga, gain and take lang yan. Sa ngayon po, medyo ilang pong masasabi ko. Basta sa mga katulad kong OFW, saan man kayong bansa naroroon, lakasan lang po ninyong loob ninyo. May awa po ang Diyos. Diretso lang po tayo. Kasi, kung mag-iisip ka ng masama, iisipin mo yung negative thinking ka. Walang mangyayari. Laban lang tayo. Kaibigan, mga kapatid, o ano man dyan, kayo mag-alala. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Panalangin na lang po natin. Sana po loobin na mawala na po itong pandemya na lumalaganap ngayon sa buong mundo. Kasi nakakatakot talaga. Hindi natin alam na kung bukas, safe pa ba tayo? Diba? Kung bukas, buhay ka pa ba? Kaya ang pinaka number one talaga sa lahat. Magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Siguro, malaking hamon sa atin to. Pinaparamdam lang siguro sa atin ng Diyos na kailangan na tayo magbalik loob sa Kanya. Ayan lang yun. Lahat ng bagay may dahilan, sabi nga yun. Sabi nga, kung walang apoy, di ba? Walang usok. Alam po yun. Sige po. Salamat po tayo. Alis na po tayo mamaya. Bye-bye. Salamat sa Diyos.